Wala, magko-comment lang ako about dun sa nabasa kong article. If ever totoo, sana hindi. Well, dapat daw pala kasama na si CJ Perez dun sa SEA Games lineup. Pero nung kinagabihan, sabi nung misis niya, ito eh, according, yung based dun sa article, ito mismo ay nanggaling sa asawa ni CJ Perez. So alam naman natin yung madadala ni CJ Perez sa game pagdating sa Gilas at dun sa Southeast Asian Games. Alam na natin yung madadala nito. Sipin nyo na lang kung sila ni LeBron López nagpapalitan o sabay sa court. Isama nyo na yan with Kiefer and 3D, di ba? Sama nyo na yan. With Kiefer, 3D, at yung dalawa, si LeBron López at saka itong si CJ Perez. Quickness advantage na lang. Doon pa lang, medyo may bentahe na, may llamado na tayo ron, medyo. At kung Indonesia yung kalaban, sigurado kong yung malaki, sasabit. Hindi naman necessarily matitirahan yun, sasabit. At kapag mas marami yung foul yung kalaban, mas maganda kasi sa SEA Games o dun sa regular amateur rules o sa FIBA rules is 5 fouls lang. So dun pa lang may bentahe na yung gilas, matanggal mo lang yung malaki. Tsaka syempre, ito si CJ Perez, pwedeng rumibon to. Pag rumibon to, pwedeng tumuloy-tuloy. Pass break ito, one man pass break. Nakagaya ni LeBron López. So bakit hindi nag hindi ko na inom, gago talaga yung babae. Hindi nag-materialize yun. Pagdating sa tapos hindi na sabihin, sige, fam. Nang sorry na sila, pero yun sanang pagplanuhan niya ng maigi. Tama rin naman yung sinabi ni nabasa ko rin yung sagot ni Coach Jung sa mga question na hindi porket si Games yan uubra yung yung 2 weeks or 1 month preparation and then we're just sending a team and then bahala na. I mean, yung USA siguro pwedeng gawin yun kasi alam naman natin yung quality ng players nila. Pero Pilipinas, hindi natin pwedeng gawin yun. Kung ang USA nga, number one ranked team, natatalo sa tune up. At alam nyo bang munti, di ba? Alam na lahat, natalo sa France nung opening game. Akala, hindi na makukuha yung gold. Hindi lang naman tayo na may problema dyan kahit ang USA number one ranked team pinakamagaling sa buong mundo in terms of basketball nagkakaproblema rin ng ganun. So dun pa lang SBP should take a lesson from that. Porket ba San Miguel nasa San Miguel naglalaro sa PBA itong si CJ is hindi na siya pwede. At lagi yung wala naman tayong narinig kay Al Francis Cho Paiki, Paiki. Kay Al Francis Cho na again siya. Paiki. Paiki. Wala tayong narinig kay Boss Al na again siya ron. Sipong ka, kasi may ilong mo, may lama, may bata. Walang nang. Halika dito, lumapit ka. Karantado na. Kasi bakit tayo lagi nakaano dun sa players na under MVP group lang? Tama diba? Sa 12 team sa PBA, yung apat na team, merong magagaling na players yan. Diba? Sa 12 teams, merong yung apat na medyo nasa babang teams, meron yung mga players na magagaling na pwedeng isama sa mga biglaang tournaments.
Pwede mo pang pasalihin yan sa Jones Cup eh. Peggy. Yan yung players dun sa apat na team na yon na laging nasa ibaba. Peggy. Yan yung mga players na pwede mong gugutin and i-reinforce yung ating Gilas Cadets para sumali sa mga tournaments like Jones Cup, Siaba, and yung eto nga kung may Southeast Asian Games, Southeast Asian Games. Kasi kagaya nun, no, may FIBA window na naman. So ano na naman ang ipadadala ng Pilipinas ngayon dito? Di ba? Ano na naman yun? Mapapahiya na naman yung mga ano. Eh, di ba? Hangang-hanga nga sa atin yung mga FIBA organizers dun sa mga kababayan natin kasi lalakas sumigaw eh. Nung nasa Vietnam, di ba umaalingaw-ngaw yung buong stadium? Puro Pilipino, halos ano, kalahati nung arena eh, puro Pilipino. Oh. Yung mga hard-earned money ng mga Pilipinong OFW, mapanood lang yung players natin, sila Junmat. Tapos ganun ipapakita nyo. Oh. Eh, kung hindi man nasuportahan yung team dahil may pandemic, eh alam nyo naman na kung ano yung kulang eh. What if mag-combine na lang kayo ng resources? O din naman lang sa recruitment ng players, wala naman sigurong kailangan pera dyan. Diba? At wala naman tayong narinig sa San Miguel Group na again sila magpahiram ng player. Pinahiram nga si Mo at saka si Junmar eh. Ay, bakit itong si CJ Perez hindi pa ipapahiram? Diba? Isipin mo sayang yun eh. Marami sanang papahirapan si CJ Perez eh. Kung isa Indo, kung yung Indonesia lang ano, maraming papahirapan si CJ Perez de Yamak. At sigurado ko yung shooter ng Indonesia mahihirapan kay CJ Perez, one on one yun. Sigurado ko ron. Mahihirapan kay CJ Perez yun pag yun ang dumedepensa kay CJ Perez. At saka yung si Lebron Lopez, dapat yun ang ginamit. Para maibaba yung lamang. With Kiefer and Turdy, yun dapat ang ginamit mo. Tsaka, kung nilagay mo si Montalvo sa lineup, eh sana ginamit mo na yung last game. Mapakinabangan man lang yung makulit na depensa ni Montalvo. Nilis mo yan, no? Hindi mo nakunod eh. Bandage? Sayang eh. Kung na nga yung pambawi natin, dahil lagi tayong talo eh. Taka, yun lang ang tournament na ano, swerte na lang, best record yun. At kahit papano, may nakuha tayong silver. Pero ang tagal nun ha, 1991 to 2019. Wala na, best record na. Edi, hindi maiiwasan yung comparison between Coach Tab at yung mga players. And then, itong mga players ngayon. Hindi mo maaalis sa tao yun. So, yun lang po.